Hello, 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 hello everyone. Bago po ako kumanta para sa aking mga subscribers na talagang nandyan para sa akin, ay mag-mega shoutout muna po ako. Mega shoutout to Breaker TV. Breaker TV, thank you so, so much for your full support. Thank you for being there. Breaker TV. Thank you, thank you. Kay Sir Joffer Lawrence Emiliano. Joffer Lawrence Emiliano, thank you so much po sa inyong support. Thank you din po at nabasa ko kanina doon sa iyong video yung aking pangalan. Talagang napansin ko siya kanina nung ikaw ay namamasyal at pinakita mo sa amin ang Christmas tree dyan sa Korea. Thank you so much, Sir Joffer Lawrence Emiliano. Kay Sir Sammy Humber. Sir Sammy Humber, ako po ay nasa LS niya kanina. At thank you so much dahil nanalo po ako sa iyong palaro na ang sagot ko ay duya. Thank you so much. Hindi ako pinalad sa 5 hours na watch hour. Pero, thank you. At nag-i-enjoy po ako sa inyong LS. Ganon din kay Sir Joffer. Nag-i-enjoy po ako dahil ang saya sa inyong mga kausap. Dahil kayo po ay very humble and with a kind heart. And thank you. Kay Sir Jake Tisoy. Jake Tisoy, kay Sir Erwin Labo, kay Rodel Vlog, kay Mr. Everlast, kay Felix Lanete, kay Ate Ganda Vlogs, talagang maganda po siya. Kay Gladys TV, kay Girlie Galve, kay Emily Tindugan, kay Marites Lucero, at marami pa pong iba dun kanina na hindi ko nabanggit. So sa next ko po na pag-video ay kayo po ay aking babanggitin at talagang naandyan po yung mga listahan ng aking mga nabanggit na. Kaya doon po sa mga hindi ko nabanggit ulit ngayon, sa ibang songs ko po ay naandoon po kayo. Hindi na po yan ma-erase kasi naka-record na po yan. Thank you so much. Again, Breaker TV, thank you so much. Thank you, thank you, thank you for your concern. Sa kay Ma'am Baklang Galablag, thank you din po ma'am. I'm learning from you po. Ma'am Baklang Galablag, thank you so much. Actually, kay Ma'am Baklang Galablag, ang dami kong napupulot na knowledge about sa YT kasi wala naman po akong ganong alam at wala po akong, wala pong nag-guide sa akin. Kahit sa pag-fix ng aking kakantahin, ako din po mag-isa. So, minsan kapag ako ay nakikinig lang ng mga awit, napit ko lang ngayon ang aking kakantahin para sa inyong lahat. Gaya sa ngayon, ang aking kakantahin ito ay napaka-memorable po ito sa akin kasi hindi po ako nanalo dito. Sa kantang to, actually, kanina nasabi ko nga, lumalaban ako sa mga kanta. Lumaban po ako ng Caporlan, Palawan. Lumaban ako ng Kalatigas, lumaban ako ng Quezon, lumaban ako ng Aramaywan. Puro po ako panalo doon. Bata pa kasi ako eh, kaya parang yung birit queen na yan na sinasabi ngayon, nabibirit ko talaga siya. Sa ngayon kasi meron akong hindi ako confident sa aking sarili pag ako po yung kumanta. Parang naninibang na ako kapag mataas na po yung, ano, yung pitch. Dati hindi ko siya pinapansin. Ngayon talagang napapansin ko na siya. At nanalo din po ako sa Israel nung
ginagawa ko sa Israel kapag day off po namin sa Israel. Meron po doong store na talagang nagtatambay doon yung mga Pilipina, mga Pilipino pag day off. At nasa labas ng kanyang store, nandun po yung, ano, yung TV. At meron po siyang karaoke na tinatawag nandun yung mga minus one. Dati ang dami kong dala pa uwi kasi binibigyan ako ng may-ari dahil nga palagi po akong kumakanta doon bago po ako pumunta, bumalik sa akin. Old ay ako po ay kumakanta muna habang naghihintay ng bus kasi yung bus doon is sunset to sunset din. So, ilala na po ako doon na ako ay si ito yung may kantang The Winner Takes It All, mga, ay, hindi siya A, is R, ano, hindi ko lang alam kung sino ba ba yung kumanta yung mga The Winner Takes It All. So, yan, tapos, minsan nagulat ako yung kapatid ko, ako po ay inilista niya mula po ako ng Jordan River pagdating ko po dun sa takana na tinatawag namin yung mall or mall, yun, nandoon yung mga buses kasi. Sabi niya, nakalista ka na sis. Sabi niya, ganun, lalaban ka. Sabi ko, ba't ako lalaban? Wala akong practice. Since sabi niya, lagi ka naman kumakanta dito. So, sinali na kita para naman may sense yung aking kakasali ko. And mayroon po akong picture niya. Ako po ang naging grand champion. Noong una, lima kami yung naging finalist. Pero lahat kami ng contestant ay nasa 18 or 20 kami. So thankful ako na ako po yung pinalad, ako po yung naging champion doon. Ang kinanta ko po noon ay The Winner Takes It All. Pero ang kakantahin ko sa inyo sa gabi ito ay ang hindi ko na pananunan dahil po sa isang pangyayari na noong elimination round ako po ay nanalo, ang kinanta ko po noon ay Hero. Kasi kapag noong panahon, kapag ikaw ay nanalo sa elimination round, ikaw ay lalaban para sa final round. So, noong final round, unexpected na itong aking kaibigan ay nag-invite po siya ng maraming kasamahan na isusurprise nila ako from church yun. So, hindi ko akalain na napakarami nila at nagdala sila ng upuan, yung upuan na kahoy ganyan. Tapos may parang paganyan sa bawat dulo lang, bali apat yun eh, nung ano. Ngayon, nung tinutugtog na yung minus one ko, nagulat ako, may nagsisigawan ngayon. So sa sigawan nila, nandun ako nagulat, na-focus ako. Na-defocus ako sa aking minus one. So, sa wing palad, hindi po ako... Hindi ko po na ituloy yung kanta na yun na kantahin kasi nga na-disqualified po ako dahil nawala na po ako sa aking minus one. So, sana rin talaga yung mga yun. Sana mabigyan ko siya ng justice ngayon kasi kapag mataas na, medyo naninibag na po ako. Baka ako po ay nakaka-istorbo na sa aking kapitbahay. Hindi na po ako gaya ng dati na talagang birit-birit yung tatay ko noon sa Palawan kasi ang hilig ko kumanta kahit saan, lalo kung malayo yung mga ano, malayo yung mga bahay-bahay kasi doon sa Palawan, sa Takras, meron pong binabantayan noon yung father ko sa Kalatigas na Palawan. May mga ano po yun, hindi siya bundok, patag, pero may mga palayan. So, ang ginagawa ko niyan, dahil malayo yung mga bahay-bahay sa mga puno lang yung nagsisigaw ako niyan para maabot ko yung kanta. One moment in time, yung time na yun, talaga yun ang kinakanta ko noon. So, hindi ko akalain na nandun pala yung tatay. Sabi niya, huy, no, manuno ka dyan. Sabi niya, manuno ka dyan. Pero ang tatay ko talaga, ang trainer namin, nung maliliit kami, nung nasa Boracay pa kami, nung manabad din kami ng Boracay. And thankful kay God, talagang yung talent namin ay tinulungan kami ng father namin. At marami naman po kami napatunayan na kami nanalo sa mga patimpalak na yan. Naranasan namin manalo kami tatlong magkapatid na ako yung first dahil ako yung panganay. Bagay lang na ako panalo. Tapos nag-second yung pangalawa, nag-third yung pangatlo. So nung time na yun talagang napakasarap ng kumanta. Hindi ko talaga pinapansin si higher voice na yan. Ngayon talagang medyo naninimbang na ako. Nahihiya na akong bumirit.
Siguro dahil may edad na. So, yun ang aking pong kakantahin ang When You Tell Me That You Love Me. Wait lang. Ako nga pong operator sa sarili ko eh. So, eto na po siya. When you tell me that you love me. For all of you, dear subscribers, for all of you,